Okay, sa totoo lang po, binigla ko ako kanina Dondon. Sa totoo lang, binigla ako ni Dondon, sabi niya, Ate V, baka pamayang gabi pwede pupunta ka, magbigay ka na ng eulogy. Sabi ko, my God, Dondon, anong sasabihin ko na naman, punupuna yung utak ko. Kaya gumawa akong audio para sigurado lang, kahit lang, para sa dami ng alam ko tungkol kay Mother Lily at sa dami ng pinagsamahan namin, please allow me this para ito sa pamilya, of course, at sa'yo, Mother, magre-release lang ako. Kasi halos lahat naman nasabi na tungkol kay Mother. And I'm sure lahat po nang nandito ngayong gabi, kilala na kung sino si Mother Lily or si Lily Yu Monteverde. So, kay Mother, siguro the best thing that I can do tonight is just to share mga personal happenings namin ni Mother. Sa Rigat po, nag-umpisa po ako 1979 sa movie ko pong Pinay American Style. So, si Mother po ay, mas personal yung kwento ko, si Mother po ay padalas ko pong nakakasama sa mga biyahe. Again, if I may go back, gumawa po ako ng 14 ng movies kay Mother. And I started 1979, Pinay American Style. And my last movie with Mother was last 2004, Manu po. So, si Mother, the whole time, sa dami na natin, alam mo yan, Joanne? Si Mother po, ilang beses ko nang nakasama magbiyahe kasi gumawa ako ng mga pelikula abroad. And yung Pinay American Style, ginawa po namin yun sa US. Si Mother masarap kong kasama sa biyahe. Kasi si Mother, kahit nasa aeroplano, bago pa mag-take off, hindi siya nahihiya sa ibang pasahero, nag-exercise. Doon sa ayos ng aeroplano, sige, Mother, maupo ka. Hindi! Alam naman si Mother, hindi mo mahilig mag-exercise. Sabi ko, Mother, maupo ka. Sabi niya, hindi naman pa-umaantar eh. Sabi niya. Tapos ito na. Maya-maya upo na yun. Tapos niya mag-exercise. Late, ready for take-off kami. Pag nag-take-off na, tingnan ko kay Mother, chine-check ko siya, nakangangang tulog na. Ang tako sa tulog, hindi siya masarap kasama sa biyahe. Kasi tulugin, antukin. So anyway, when I did Pinay American Style, kasama siya, Manay Chumaceta, si Manay Icho, kasama ko rin. And I think Afi Lorenzo was with us, Manay Ethel. Yung mga na kay Lord na, Manay Ethel, Afi Lorenzo, Douglas Quijano. Ito po yung mga kasama namin, we shot the movie sa San Francisco. Si Mother ay masarap kasama sa bahay kasi we didn't stay in a hotel, we stayed in a house. So sila ni Manay Icho ang nagluluto. That time, hindi pa po uso yung Marites. Pero that time, Marites na sila. Marami na lahat ng happening sa show business habang nagbe-breakfast kami, nagkukwentuhan silang dalawa. Kaya noon pa lang, mga chismoso na sila ni Manay Icho. Anyways, nung makasama ko doon si Mother, nakasama ko rin si Mother, pumunta ng Hong Kong. Mahilig mag-travel si Mother. Sa Hong Kong, hindi kami nag-shooting. Alam mo kung bakit? Gusto lang niya ipasyal si Kit at si Lucky. Yun lang, yung anak ko at yung kanyang apo, gustong-gusto niya ipasyal. So when we were in Hong Kong, talagang yung dalawang bata, hala, laro ng laro sa lobby. And Mother, si Mother was enjoying them. So, and then another one, nung nag-shooting po kami ng Manu po sa Bangkok. Rochelle, kasama na kita dito. Si Mother was so excited kasi ang ganda-ganda ng visual. Kaya lang may ugali po doon si Mother. Tapos na kami mag-shooting, kumain kami sa isang restaurant. Abay, nagustuhan yung costume ng waitress. At gusto niya, magsuot na rin kami ng ganun para daw mag-pictorial kami doon sa restaurant. Remember? Mother, paano ko susuot yan? Eh, suot yan ng mga waitress. Hindi, may bago doon, may bago. Pasok tayo, sabi ni Mother. Pinakita niya yung mga bagong the dry clean. Meron talaga doon. Alam niyo po, kakain na kami sa restaurant, bigla kami nag-pictorial at pinasuot sa amin yung
costume talaga ng mga waitress. Kasi ang ganda naman. Pero Diyos, galit na galit ako kay mother talaga. Mother! Ba't naman ganito? Ganyan-ganyan. Pagdating sa hotel, Rosel, mag-usap tayo. Alagaan, yung mga pictures ilalabas ni mother, ha? Baka hindi natin alaga yan. Alam mo naman, pabigla-bigla. Anyway, si mother po ay ganyan. Si mother po ay hindi ko lang producer. Si mother is, like my angel, is like a second mom to me. Paano hindi magiging second mom? Una, ninang ko siya sa kasal. Don, anak niya, ninang niyo ako sa kasal. Kay Kit, where are you, Kit? Apo niya, ninang ako sa kasal. Kaya mother, kahit wala ka na, hindi matatanggal ang bonding natin. At ako, sa inyong pamilya, we are one family. Kaya si mother ko may legal babies, ako yung baby din niya, mas mature nga lang. So I made, and you know one thing I can brag about, karamihan po nung natanggap ko pong Best Actress Award ay nanggaling po sa mga pelikulang ginawa ko kay Mother Lily at the Regal Films. Yung mga relasyon where I got my Grand Slam, where this is the production kay Mother Lily, where I did Sister Stella L. Dito rin po when I won Broken Marriage, mga beautiful, relevant movies. Si mother po ang nagbigay sa akin ng chance o oportunidad para gumawa ng tinatawag nating mga relevant and meaningful movies. And for that, I am very, very grateful kay mother kasi doon po ako na-home at parang tinawag na actress. Kaya mother, maraming salamat. And then, sa akin lang, si mother, sabi po nila, mahirap daw katrabaho. Sabi nila, mahirap katrabaho kasi moody. Ngayon, tatawa siya ng tatawa sa'yo. Maya-maya, may pinapato ng cellphone. Hindi ba? May kagalit na doon sa kabila. Maya-maya naman, nakatago na naman siya. Imbitahan na naman niya lahat para kumain. Alam mo, ibig ko sabihin, kain tayo. Ganyan po si Mother Lily. Nag-iisa po ang character ni Mother Lily. Sabi, mahirap katrabaho. Pero bakit ganito karami ang nagmamahal sa kanya? Kasi nag-iisa po si Lily Yu Monteverde. Nag-iisa po siya. What you see is what you get. But one thing I can tell you about mother, even if she's a producer, yan po ay susugal ng pagpo-produce. Pero para sa kanya, hindi siya maghihinayang para siguraduhin po na magkaroon ng prestige ang kanyang po production. At yun ay ang Regal Films. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Kaya mother, hindi ka namin makakalimutan sobra-sobra. You will remain in our heart. At sabi nga po niya, mahal na mahal niya si Father Remy, pero selosa siya kasi guwapo ni Father Remy. You know, and you know one thing, basta one thing kay mother, the last time I saw her when we visited her with Pipo, Lynn, and then with Boyet and Reggie, this was when, but she was sick already, may sakit na si mother noon. So nagpunta po kami sa Regal, binisita po namin si mother. But you know, si mother kahit na nung may sakit, basta may dumalaw po sa kanya, entertaining pa rin niya because gustong-gusto po niya tumutugtog talaga ng piano. Basta dumalaw pa sa kanya, kahit na may sakit na siya, tutugtugan niya kayo ng piano kasi gusto niya ipakita sa inyo na talagang i-entertain pa rin niya kayo and she's happy. And that mother, the last time I saw you, that was you. Nung kahilingan po akong tumakbo bilang mayor, dalawa po sila ni Manaichu ang ginusulta ko. Binigyan pa ako ng presko ni Mother Lily nung kampanya. Basta sabi niya sana, believe ako sa'yo and you can do the work. Same thing with Manaichu. Every time meron ako magandang nagagawa, tumatawag siya at kasi Manaichu sumusulat sa akin, congratulating me. Now they're both gone.
But one thing, kay Mother, they're here and manahidyo. Pagdating sa pagiging isang public servant, hindi ko sila pinahiya. Kaya Mother, manahid, maraming salamat. Sila rin ang nagbigay sa akin ng boost para ituloy ko yung trabaho ng maayos. But one thing I can say, hindi ko sila pinahiya. Kaya maraming salamat, Mother. Maraming salamat, manahid yun. Anyway, Mother, happy trip with Father Remy. And every time pag-uusapan ko ang industriya ng pelikulang Pilipino, pag hindi binanggit si Mother Lily, hindi kompleto. Because Mother Lily is an icon of our industry. Kaya mabuhay si Mother Lily. We love you. Happy trip. And rest in peace, Mother and Father Remy. So mabuhay sila. Magandang gabi po.